Good morning, everyone. So welcome to my vlog. So today is Saturday and may iba-vlog na naman po tayo ngayon. So ewan ko kung good morning vibes nga po tayo kasi ako hindi. Kasi iba-vlog ko po ngayon. Si-share ko po sa inyo kung ano ang aking experience na gusto kong ihimotok. Ang aking himotok na nararamdaman. So ngayon po ay naisipan kong mag-vlog para ilabas ko lang ang aking nararamdaman. So ito po ay tungkol sa Marlboro products. So last time, ang tagal-tagal po ng ano talaga sa akin, epekto nito sa akin. So last Wednesday po ay pumunta rito ang aking ahente. And dahil nga po nag-price increase na, so dinagdagan, so syempre price increase na po tayo. Pero yung presyo po natin last bigayan po nila ay yun pa rin po. Dahil nga binigyan ako ng Marlboro ng stock para sa 2 weeks. And ang nangyari po ay doon po ako unang na-stress. Yun yung unang stress na binigay sa akin ng Marlboro. So binabaan niya ako ng mga Marlboro. And dahil nga ang bigay lang dito sa aking lugar ay 155 lang per kaha ng mga wholesale. So ako naman po kasi ay retail pa ba? Retail pa na naka-fresh, nakalagay sa kanila. So hindi pa po ako wholesale. Pero nagbibigay po ako ng wholesale price na ibinibigay ko rin po sa customer ko ay wholesale. Ang presyo ng wholesale. So ngayon po, ang presyo na binigay niya sa akin ay 155. So akala ko kasi magpa-price increase, di ba? So magiging 157 na po ang per kaha. Pero hindi po pala 155 dahil yun daw po ang bigayan dito, 155. So binigyan ako ng ilang rim po ng Marlboro. So paano po yun, di ba? Ang sama-sama naman. Sinabi ko talaga yun sa ahente na napaka-unfair naman yun. Bababaan na ako ng Marlboro, ibibenta ko siya. Tapos wala naman akong kita. So ano pa, sabi ko paano ka ako pag nawalan ako ng isang kaha, isang rim. Dilugi na ako. So yun. Pero hindi eh. Binigay pa rin niya sa akin. O sige ka ako. Tatanggapin ko na lang to. Pero siguro next time, hindi ko alam kung kukuha pa ako uli ng Marlboro sa ahente. Dahil napaka-unfair po talaga nila. So yun. Para po sa akin yun na, sa akin na lang po yun. Tapos may mga nakikita pa ako dito. Yung mga pinainaano talaga nila na yung sa Chesterfield. Yung mga bagong promo ng Chesterfield. Do meron din naman po ako. Pero hindi naman po ganun kalakasan ng Chesterfield dito sa lugar ko. Tapos, eto pa po. So kahapon, tinanggal po ito ng kapatid ko na nakapaskil sa tindahan. Sa harap po ng tindahan, ito po ang nakapaskil. So ngayon ko lang po ito nakita. Nakita nyo po, so ito, okay na po tayo sa Chesterfield. So pwede pa tayo sa 5 pesos ng Chesterfield. At ang fortune ay, dapat nga 7 pesos na ang fortune, di ba? Dahil magkano na po ang fortune ngayon? 1, 2, 6. O, paano ka pang magbebenta ng 6 pesos na fortune ngayon? So, dapat 7 na po ito. Di ba? Magkano ang bentahan ng fortune ngayon? 126 divide mo sa 20. So, puhunan niya ay 6.3. Paano mo pang ibebenta ng 6? Di ba? Niloloko na lang tayo ng Marlboro eh. Tapos itong 8 pesos na Marlboro. Ang bentahan po sa atin as a wholesale, pag binili natin sa wholesale ng mga tindahan, ay 155. So dito nga po ako na-stress dahil wala po akong benta. Ay wala po akong kita. Pag nagbenta po ako sa tindahan ng wholesale, yung isang kaha po talaga ay 155. 155 din po ang bigay sa akin. So wala po talaga akong kita doon. Tapos ito po ang nakita po, diba? 155. Bibilin sa akin ng tindahan 155. So 155 divide natin sa 20. Ang pinakapuhunan niya ay 775. So 775 ibibenta ng tindahan ng 8 pesos dahil ito ang pinapaskil nila eh. 8 pesos lang. So ang 8 pesos, magkano na lang kikitain ng tindahan, di ba? 8 pesos, 775 times 20. So bali papatak na lang siya ng, kung 8 times 20, papatak lang siya ng 160. So 160 sa isang kaha, 5 pesos lang po ang kikitain ng isang retailer.
O, diba mga suking tindahan, paano naman kayo matutuwa sa ginagawa sa atin ng Marlboro? Siguro, Marlboro, direct, dumirect na lang kayo sa mga consumer nyo, sa mga customer nyo na magko-consume ng mga sigarilyo nyo. Kasi sila na lang ang pinapaboran nyo eh. So, gusto nyo bumaba ang presyo, bumaba ang pagbili nila. Paano naman kami na naging medium nyo para mabili yung produkto ninyo? Hindi naman sila pwedeng lumapit direkta sa inyo para makabili ng produkto nyo, diba? Sa mga tindahan nyo pa rin ibibigay ang bawat kaha o stick ng sigarilyo, para magamit ang mga consumer nyo. So, Marlboro, dapat hindi ganyan ang ginagawa nyo sa aming mga tindera, sa mga tindahan, sa mga i-dispose ang mga production nyo ng mga sigarilyo. Sana naman po naiisip nyo kung ano yung mga ginagawa nyo sa aming mga tindera. Syempre kami, nagtitinda kami, gusto namin kumita. So sa halagang ganito ba naman, ganyan ang gagawin niyo sa amin para lang makapag-dispose kayo. Magpa-price increase kayo, pero ang bilis nyo mag-price increase, ang laki-laki. Oo, sige, sa tax na yan. Pero paano naman kami mga tindahan na magbebenta ng mga paninda ninyo? Tapos magpo-post, magpapaskil kayo sa labas ng ganito na hindi namin nalalaman. Hindi kami nagbebenta ng 8. Siyempre, pag nagbebenta kami, 9 na. So, tapos makikita ng call ng customer 8. Ano? Sino nagsisinungaling sa amin? Sino nagsisinungaling sa atin, diba? Kaya ipapasa nyo sa amin ng 5 ng 155 ang isang kaha. Tapos, 8 nyo lang ipagbebenta, pagbebenta sa amin. Bakit ganun? Diba? Napaka-unfair. So, para po sa mga suking tindahan din po, o sa mga tindahan na nagbebenta ng Marlboro, naka-receive din po ba kayo ng ganito? O kami lang dito sa lugar namin sa Caloocan na nakatanggap nito? O ako lang? Kasi, diba, parang napaka-unfair na ganito ang gagawin nila sa atin. Tayo yung nagbebenta. Tayo, nagbebenta tayo para kumita. Diba? Tapos ganito lang, ano pina, oo, consignment nga sila, consignment na, pero dapat naman, diba, tayo yung medium nila para maiparating natin sa mga customer ang kanilang produkto para mabenta. Tapos ganito ang gagawin nila sa atin, 5 pesos per stick. So ako nga talaga sa totoo lang, yung isang kaka ko wala na akong benta, o sige, pumabore na ako doon para lang ma-dispose na yan, tinanggal ko na yung stress ko na yon. Pero ito na naman nakita ko, diba, paano na yung mga tindahan? So, paano pa ito bibenta ng mga tindahan? Okay lang po ba sa inyo na magbibenta kayo ng 8 pesos per stick ng Marlboro? So, yun guys, yun lang po, at medyo nadadala na ako ng aking nararamdaman. So, kung meron din po kayong mga comment about dito sa Marlboro na to, para maiparating po natin yung ating mga hinaing sa kanila, ay comment down below na lang po tayo. At pagtulungan po natin, kahit total naman po nakakausap natin ng mga ahente, kasi yung ahente ko minsan ayaw makikinig eh. So, total nakakausap natin. So, dapat ibigay natin yung boses natin bilang tindahan na nagbebenta ng mga produkto nila. Dapat tayo ang kumikita. Dapat tayo, binibigay nila sa atin yung mga benefits na dapat natin makuha. At meron din tayong benefits sa pagtitinda natin dahil tayo ang tumutulong sa kanila para may dispose ng mga product nila. So, yun lang guys. Thank you for watching.